Hello, kumusta mga ka-planters? Sa vlog na ito, ating kukumustahin ang isa sa aking mga alagang philodendrons, ang aking philodendron Lacerum. Pansamantalang inakyat ko muna ang aking Lacerum sa aking terrace dahil pinapapinturaan ko ang aking plant stand. Kaya halika kayo, ating kumustahin ang aking Lacerum. Kayo, lalabas tayo. Nandito tayo sa second floor. Nandito kasi sa terrace ang aking Lacerum. Pansamantala ko munang inilipat ang aking Lacerum sa second floor dahil nagpapapintura ako ng aking plant stand doon sa baba. So kasama ng Lacerum ko dito sa second floor ay ang aking Alocasia Forte. Nanilaw na ang daon ng isang Alocasia Forte, pero syempre pasiklab siya dahil malaking-malaki na. At ito yung aking Lacerum na pansamantalang nandito muna sa second floor. Nadisgrasyang mapunit ang isang dahon ng aking Lacerum dahil sa pagmamadali na may akyat ito. Kaya laki ng aking panghihinayang dahil mahirap magpatubo ng isang dahon. Merong isang tumutubong dahon ang Lacerum na ito. Pero medyo matagal-tagal pa bago makita natin ang ganito kagandang dahon. So ito ay perfect, walang damage. Hindi tulad ng kanyang itong ibang leaves na luma na. Medyo may mga sira din ang kanilang leaves. Mag-iisang month pa lang itong Lacerum sa akin. Nabili ko ito sa Sorsogon. Pinabili ko ito sa isang member ng NCCS PSB. Medyo may kalakihan ang Lacerum na ito. Kaya bumili ako ng isang malaking pot na halimungay timba ang itsura dahil sobrang laki niya. Pero ang pagkakaalam ko, ang Lacerum na ito ay isang climbing philodendron. Isa itong climbing epiphyte. Kaya sa dikalaunan, kapag tumas ito, mangangailangan ito ng isang cuckoo pole para makapitan ng kanyang vines. Hindi naman daw maselan alagaan ng philodendron. Kaya nga, favorite ito ng lahat ng mga collectors dahil kahit ilagay mo sa isang sulok, wala itong problema. Sa akin, nandun lang siya sa baba, yung original location niya kung saan laging naulanan. Kahit alam ko na nga na ang kanyang soil ay hindi dapat sobrang basa, kailangan moist lang, hindi naman tuyo. Kahit dun sa soil, alam ko hindi rin ito maselan. Although syempre lahat naman ng philodendron ayaw nila ng sandy soils o kaya soil na heavy in clay. So gusto nila yung hairy potting mix. Pwede mag-combine ng mga bark, charcoal, perlite, kaya kung may chap na sphagnum. Pero in my case, yung dati lang, yung coco peat, coco cubes, at saka syempre garden soil at saka vermicast. Yun lang ang combination ng aking soil sa halos lahat ng aking philodendron. So, kaya wag nating ini-snap-snap or ini-small-small itong philodendron Lacerum dahil among all philodendrons, ito na yung low maintenance na philodendron. Meron akong maliit na Lacerum. Yan, magtatatlong daon pa lang siya. Nandun din siya sa top ng aking plant stand at hindi ko lang siya pinapansin. Makikita niyo naman yung young leaf niya. Wala pang gaanong serration. But soon, magiging ganito rin ang itsura ng kanyang dahon. Napakaganda ng philodendron Lacerum. So, yan po. Flex ko lamang itong aking collection sa aking mga philodendrons dito sa aking garden. Ang philodendron Lacerum. Thank you for watching. Till next vlog.